Oh! Stop! I cannot do this anymore. Ganda nung pasok ni Sehun doon! Grabe talaga yung editing! Niliwanagin ko lang, straight po ako. Okay. So yun guys, no, nagbabalik na naman tayo sa another reaction video patungkol sa comeback ng EXO. Halos ang tagal din nating naghintay dito sa comeback na to guys. Talagang grabe, 2 years din, no? Search ka natin. So ito kahapon to eh, kahapon yung comeback nila guys, diba? June 7. Ito yung latest nila, yung Obsession. Pero ay de, 1 year ago lang. Kailan ba to na-release? Ah, November. So tama, 2 years ago na rin. 1 year and 7 months silang naging hindi active. So yan guys, enough for chit-chat. Simulan na natin. Siyempre, full screen, no? Ito yung bias wrecker ko. Yan, si ano. Bias wrecker ko yun, si Sehun. Share ko lang. Guys, gusto ko lang talagang i-acknowledge dito yung tuwing kumakambak ang mga grupo galing sa SM Entertainment na kumpanya, no? Lahat talaga, as in, pag pinapanood mo yung mga music video nila, talagang yung editing, napaka-puro. Ang gagaling na mga editors nila doon. Tapos yung transitions, mga ganyan. At yung kwento ng kabuhang music video, pasok sa lyrics. Pansinin nyo yan, ganun sila. Para sila nag-i-storytelling, ang galing. So ulitin lang natin guys, banda dito. Yan, dyan, banda dyan. Parang naalala ko yung vibes ng history, no? So, ilan sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wala sila eh. So, 4 years in a row na siyang inactive sa EXO. Let's go, ulitin natin dito. Kala ko mga bagong miyembro. Ang feel ko, bonak ko doon. Kala ko mga bagong miyembro. Natigilan pa naman ako, mga backup dancer pala. Pero ito ha, may tsura to. Ito yan. Si Chanyol guys, share ko lang, isa to sa mga ano ko to eh, sa mga bias wrecker ko, isa siya sa mga yun eh. Kasi sa kanya, no, ang tangkad niya, talented, rapper, ang ganda pa ng vocals nito pag kumakanta. Tapos, napagsasama niya yung ibig sabihin ng pagiging gwapo at pagiging cute. Ewan ko ba nung ginagawa ni Chanyol sa buhay natin. Wow. What a smile. So yan guys, si Kai naman ang aking bias talaga sa EXO. Rawr, rawr, rawr. Tsaka yung choreography nila magmula noon hanggang ngayon, ano no, ang gara, sobra. Grabe no, kahit mga backup dancer lang, ganda ng visuals nila. Teka lang, pamatay talaga din yung looks ni Xiumin eh. Actually, ito yung una ko talaga naging bias wrecker. Kaso lang, naging si Chanyol tsaka si Sehun. Ewan ko kung bakit. Kamukha niya talaga si G-Dragon guys, I'm sorry. Ano yung sabi ko sa inyo guys, di ba, balikan natin. Ang ganda ng transitions nila. Ulit guys. Grabe naman talaga si Chanyol. Grabe talaga yung editing. Sorry guys, ako marami ako sinasabi at marami ako napapansin. Ganun lang talaga ako makapag-appreciate ng comeback nila. Solid to ah.
Stop, I cannot do this anymore. Ganda ng pasok ni Sehun doon. Ulitin natin, guys. Ulitin natin yun. Hindi pwedeng di maulit yun, guys. Ulit. Let's go. Liliwanagin ko lang, straight po akong tao. Liliwanagin ko lang, straight po ako. Okay. Pero bakit? Bakit, Sehun? Kaya pala, ano no? Kaya pala tinaytelan nila to na don't fight the feeling. Anyway, tuloy natin. Oh! Oh, grabe ang astig. Nagbabalik si Lay. Nakakamiss din yung buo talaga sila. Galing. Astig talaga ng editing. Tsaka yung lyrics nila, guys, doon sa sayaw. I mean yung sayaw nila, I'm sorry, no? Nakabase doon sa beat, no? Kung papansin niyo siya, yung vibes niya, mabilis yung beat, mabilis din yung movements nila. Hindi sa lyrics nakabase yung galaw. Nakabase siya sa music. What a vibe! Sana all guwapo kahit nakatalikod, no? Dami nila. Ayun, nandito na si Lay. So, nasama na din talaga. Pero wait, ewan ko, ako lang. Pero nafe-feel ko, naka-green screen si Lay, tapos hiwalay siyang nagpe-perform sa mga EXO members. Kasi iba yung linya niya, sharp yung linya niya, compare sa mga linya na ni Kai, ni Sehun, ni Chanyol, at nung backup dancers. Tignan yung lines. Sabihin nyo nang marami ako napupuna, guys. Pero ba't ganun? Oh, talagang iba eh. Iba yung sharpness ng lines niya. Basta napapansin ko ganun, ang hirap explain. Oh, dito tignan mo. Tignan nyo dito, dito sa party-party area na to, no? Wala si Lay. So, tama ang ating hinala. O, ako lang. Nawala nga talaga si Lay sa mismong set na ito. So, hiwalay siya. Baka may mag-explain sa inyo, ha, sa akin, kung bakit ganyan. Oh, nakahiwalay siya eh. Alam nyo bakit nai-stress ako na nakahiwalay siya? Ba't ko talaga ini-emphasize? Kasi nakakamiss lang talaga na sama-sama sila lahat. Do baka kasi protocol yun dahil galing pa siya sa China or kaka-comeback niya galing sa China. Baka meron siyang pinirmahang mga contract doon na restricted pa rin siya sa ganito ganyan. Na pinayagan lang siyang makisama sa comeback ng music video pero hindi siya pinayagang makasama nila mismo sa set. Baka ganyan eh. Ewan natin, di ko alam. So sorry na kung maraming sinasabi. Oh, wala si Lay doon, no? Wala si Lay. Aww. Pero overall, grabe talaga yung 11 out of 10. Stig. So yun lang, guys. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. God bless you. Maboy tayo lahat. Peace out. She's a Mona Lisa. Everyone's like